Good morning! I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. At hindi po malabo ang mga mata nyo. Dahil madami talagang it's pagkain. It's Happy Friday! Yes, madaming pagkain sa table natin. Oh my care gosh. Care of our very, very sige. Special partner. Sino ba? Unahin mo muna yung... Buddha's Belly. Ako muna dito. Of all course, right. Every Friday we have Buddha's Belly. So thank you so much kay Marjorie Tan. Kasi we have, ano here, yung iba't ibang klase ng bento meals. Tapos... Ang laman ng bento is chicken, pork, Lechon Macau and duck, my and favorite. Duck. Yeah. Tapos, we have spring rolls, we have buchi, we have, what's this? Charcoal and ube buns. And yung mga wonton noodles. Iba't iba, may pork, may beef, may wonton. Oh my gosh. Okay. And so pagtapos ka na kumain ng Chinese food, kailangan ng dessert. Dessert ito naman galing sa Sugar Roca. Correct me if I'm wrong. Oh. Ito is coffee bun sa mababang layer. Ito is ensaymada. Ito mukha tong ano Brazo de Mercedes in a cup. Brazo de Mercedes cupcake. Ito, this is a cream puff, cheese roll, and... Ayan yung uso, yung mga Korean, yung garlic. Korean, garlic, parang garlic ano bun. Oh, oh, yeah, yeah, garlic yeah. Bun. And anyway, ayan, madaming food this from morning. From Sugar Roca. Madami pong bumabati sa amin pag nakikita kami, mga nanonood ng ano... Masalang si Tito Tix, baka tumaba daw kami dahil puro kainan sa brunch. Anyway, let's get all of this started because we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Now let's start our countdown with a holiday announcement. President Bongbong Marcos has declared April 10, Wednesday, as a regular holiday. This is an observance of Eid al-Fitr or the Feast of Ramadan. Marcos said declaring Eid al-Fitr as a holiday will allow the Filipino nation to join the Muslims in peace and harmony. We have now two consecutive regular holidays next week. The country will also observe Araw ng Kagitingan or Day of Valor on April 9, Tuesday. Ayan, kaya mag-file na daw sa Monday para ipit maipit na, dire-diretso. Kasi yung 8 kasi walang pasok, so i-file na lang daw ng ano tawag doon? Holiday economics. Di ba? So, coming from Holy Week na nag-holiday din, nagbakasyon. Kaso may problema eh, wala ng pera mga tao dahil naubos sa Holy Week, ay wala, di ba? Yeah, take advantage of the kasi vacation. Tuesday, Wednesday, walang klase, walang work. So Monday is the last day of classes and work after a Sunday pa. Yes. So, ipit na ipit siya Monday. Lonely totoo Monday. Oo. Unless some offices daw now, might non-service offices or businesses may declare on their own if they want, na idiretso na lang. But anyway, marami talagang natuwa dyan sa declaration na yan. But of course, ito naman ang ating next topic for today. Coming in at our ninth spot, Eid Bulaga is set to hold its much-anticipated National Barangay Day celebration. Now, this means a special event awaits viewers tomorrow, April 6. The show first held such event in 2019 as part of its 40th anniversary. The latest one coincides with its Showtime's first day of airing on GMA Network. Nako. Battle of ano talaga? Battle of the Giants afternoon show. Pero ito talaga, pinakakaabangan ng mga dabarkads. Yeah, although magbabanggaan sila, it's nice na madaming choices sa mga viewers natin. Diba? Yes. Good ito. Shows. As I was saying, ito talaga pinakakaabangan. Yes. Pinakakaabangan ng mga dabarkads. Barangay Day Celebration. Barangay Day Celebration. Ako, malakihan na yan. Abangan nila iba pa mga detalye, di ba? Para dun sa mga gustong makilahok. At kung sino pa yung mga guests na nandun, mga games, di ba? Exactly. Oo, mahaba na naman ang mga pila dito. Alright, let's move on. Coming in hot at number 8 is the suspension of on-site classes due to extreme heat. Over 1.3 million learners are affected amid the intense dry season. The Education Department reported almost 4,000 schools were forced to suspend their on-site classes due to the unbearable classroom conditions caused by the extreme heat. Majority of them are in Western Visayas with about 990 schools, followed by Sokcharjen with 801 schools, and Metro Manila with 183 schools. Because of this, teachers' groups called DepEd to expedite the transition to the old school calendar.
Transitioning back to the previous school calendar is expected 3 school years from now. Now, with the continued suspension of on-site classes due to the extreme heat, how do we make sure students are still learning? To delve deeper into this issue, we have Save the Children Philippines Health and Nutrition Advisor, Dr. Amado Parawan. Good morning, Doctor. Good morning, Doctor. Thank you for joining us. Yes, thank you for inviting. Yes, now DepEd has said that we're reverting back to the old school calendar. Gradually. And now several classes are being suspended naman because of the heat. Now, what are your insights about this suspension of a lot of our schools of their classes? Yes, so Save the Children kasi, I think we believe that yung rights ng mga bata sa health, sa development, at saka participation and protection should be respected. Mm-hmm. And then, of course, supportahan dapat natin ng government para ma-fulfill yung rights ng mga bata. No? Yes. So, sa health, yung heat wave kasi, of course, alam naman natin, sa health talaga, may efekto yan. Right. But again, yung mga bata nasa school, at saka merong masyadong mainit, di ba? Hindi maka-focus yun sa classes, no? Mm-hmm. So again, that's part of really upholding the rights of the children to health and also protection pa rin, mm-hmm. and also development. Uh-oh. Kasi kailangan nilang matuto, di ba, sa schools. Right. So then with the, kung i-shut down yung mga classes, then we have to come up with alternative modes. Yes. Before po tayo makipag-usap doon sa mga iba pang mga importanteng details nga po dito sa tawag dito yung pag-adjust ng schedule ng mga klase, no. Dr. Parawan, ano po yung para po maisa-isa natin, ano? Ano po yung mga health implications ng pagpunta sa mga paaralan during eto nga po kasagsagan ng kainitan ngayong panahon natin, Doc? Yeah, ang exposure to extreme heat talaga, it poses a risk to everybody. Mm-mm. But children higher ang risk doon, di ba? Mm-hmm. Because yung development ka nalang body is still, parang yung body nila nagde-develop pa, di ba? Mm-hmm. So again, it is very important na kailangan talaga bantayan natin yung fun ng mga bata, no? Condition ng mga bata sa schools, mm-hmm. saka of course sa bahay, no? Mm-hmm. So ano po yung mga, kasi sabi po nila, pwede naman sige, i-suspend natin ngayon yung klase, mm-hmm. di ba? Gawin natin minsan alternative delivery modes, no? Yung sinasabi nila, ADM. Pero meron din po bang implications when it comes to, eto na naman po tayo, parang hindi na naman tayo mag-go on-site classes? Yeah, of course, di ba? Alam natin na there are schools and teachers who are really doon talaga ang conducive for learning. Mm-hmm. But then teachers are more capable to teach and then to supervise the children, the learners. No? Pagdating kasi sa bahay, di ba, maraming distractions. Mm-hmm. Okay? And then also, we don't know if the parents or usually the mother is the one at home, di ba? Kung meron ba siya ang time. Tapos, of course, we don't know the conditions din sa bahay. You know? Sa schools kasi, alam natin na congested ang mga classrooms. That's the first. It adds to the, of course, heat sa classroom, di ba? Tapos kulang talaga ng classrooms ang Pilipinas. Kaya talaga ito yung magiging problema. Pero again, iba ang environment sa bahay, mm-hmm. which we should consider when it comes to learning ng mga bata. No? That's right, Doctor. Of course, yung mga materials, mm-hmm. din, di ba? Correct. Alam natin yan. Uh-uh. Yes, Doc. Now we're talking about yung alternative delivery mode, no? We all know that possibly sa Pilipinas, every year during tag-init, the temperatures are heat index umaabot ng 43. Yeah, uh-uh. Pag umuulan naman, masyadong moist ang environment, saka malamig, at mumabaha. Now, do you think, Doctor, na it is high time that we should explore integrating permanently at least a day a week or twice a week during these periods ng alternative delivery mode
for our student? Do you think DepEd should start to open a discussion and probably integrating it sa calendar? Yeah, of course, titingnan din natin ngayon, of course, itong heat wave, mm-hmm. dahil to sa, of course, aggravated to ng climate change. Yes. Diba, alam natin yung El Nino phenomenon. I think it's about time na talagang integrate siya sa lessons. Okay. No? Yung pagbabago ng klima, di ba? And then, of course, titingnan din ng Department of Education ano paano i-adjust yung mga school, yung school calendar, di ba? Or titingnan din natin how yung mga schools, no? Ano ba, conducive pa siya to learning when it comes to ito na yung, whether we like it or not, meron na talagang climate change, yeah. Di ba? So again, titingnan, it's about time to talk about climate change, you know, affecting children. Right. Pero ano mo, on your side naman po, Doc, no, sa Save the Children Philippines, mm-hmm. ano po yung ginagawa ninyo to make sure po na nakakatulong tayo sa mga bata when it comes to these kinds of problems? Are you talking to DepEd as well? Ano po yung mga proyekto po ninyo? Yeah. Una, of course, we're having this campaign, mm-hmm. no? We're coming up with yung mga information cards on how to, of course, one, what is, ano tong na-experience natin about the heat wave, ano mm-hmm. yung danger doon? Mm-hmm. Ano ang mga signs and symptoms kung ma-experience mo na yung, una yung heat exhaustion, heat rash, pwede din yung heat cramps. Yun, yung mga pwede, health implications. Pinaka-deadly dyan yung heat stroke, di ba? Again, emphasizing the vulnerability, higher risk sa mga bata. Mm-hmm. No, sa Save the Children kasi information drive. We support the move of DepEd to, of course, for school heads to suspend classes because of this situation. Pero merong alternative yan, di ba? Yeah. So some schools, mas maaga ang start ng class, di ba? Tapos hanggang 10 o'clock lang. That's a good move. Tapos yung hybrid, pwede sila mag-online and saka modular, di ba? Pwede din yun. But of course, we have to make sure that kami sa Save the Children, tinitingnan namin na ano yung situation sa bahay, di ba? Of course, titingnan din yung ano yung parenting, mm-hmm. no? Kasi alam natin, kung hindi mababantayan yung bata sa bahay, that's right. Iba na ang gagawin nun, di ba? And also, we are supporting livelihoods also sa isang project namin sa mga farmers. Also, importante yan. Kasi, of course, yung mga bata kailangan kumain yun. Pero, di ba, apektado ngayon mga farmers eh. That's right. Mm-hmm. Oo. So, again, also water conservation. We're also moving towards that. No? Pero Doc, let's talk within the bounds of, yung of course, Save the Children's known to make sure na properly, may proper nutrition ng mga bata. Yes. What now can as parents give our children the right kind of nutrition during El Nino, during a heat wave? What kind of food will help the children cope better para mas maganda concentration, the body won't break down as easily? Yeah. Importante kasi, heat wave kasi, hydration. Mm. Minum ng maraming fluids, no? Tubig, most important, yung juice, pwede, bawasan muna natin yung, kung pwede, coffee, mm-hmm. kasi nag-a-add yun, yung coffee, and then soft drinks, okay. Kung pwede, huwag muna. No? Plus, of course, when it comes to nutrition, we have to make sure that the yung immune system or yung resistance ng bata ay talagang malakas yung kanilang resistensya, mm-hmm. 'di ba? Kasi itong mga bata, again I mentioned earlier, 'di ba? Mas vulnerable sila, no? So nutritious food should be given, mm-hmm. no? So alamin natin kung yung parents maka-afford ng or makabigay ng multivitamin supplement, mas okay 'yon, 'di ba? At saka kailangan yung of course, yung exposure kasi yun talaga importante. And aside from food and then also the beverage that they take, mm-hmm. di ba? So yung exposure talaga sa heat ang
magkukos ng heat-related illness. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Save the Children Philippines Health and Nutrition Advisor, Dr. Amado Parawan. Thank you, Dad. Yun. Kasi ano eh, ang tawag dito, yan talaga yung, di mo alam, di ang tawag nila dyan, sala sa init, sala sa lamig, di ba? Kapag nung June nga yung pasok nag-umpisa, bagyo naman ang kalaban ng mga estudyante, ng mga teachers. Kapag na yung summer, itong dry season, yung kainitan saka, naman. Let's face it, not all schools are equipped with the necessary equipment like aircon or proper number of electric fans to combat the heat. Actually, it's good that you mentioned that because other stakeholders, sinasabi nila na instead of, kunyari, adjust na naman itong mga school calendar, better address this issue in a more productive and sustainable way. Which is, sabi nilang ganun, is yung classrooms, diba? It's yung time infrastructures, to, yun, infrastructure, diba? Wake up call. Proper ventilation sa mga classrooms, diba? Provide enough fans. Tapos yun nga, yung delivery din ng tubig nila, maayos yung water, accessible sa water, di ba? Yan ang mga, isa sa mga problema na dapat ina-address talaga. And of course, ito pa last na, ang tawag doon, overcrowding sa school. Hindi siya sabihin ko to that point. 40, 50 sa isang classroom. Yung ano, we should, since we're reverting back to the old school calendar, which falls right smack na babalik mo yung school, June onwards, which is the rainy season dito sa Philippines, and madaming baha, madaming bagyo, up to 15 to 18 to 21 na bagyo every year, we should really explore the option na if magsususpend ng classes, baka may opportunity na kids could do it from the home, na i-integrate na as an emergency backup already. Yun talaga unofficial, to talk about it as an official alternative kaysa the students miss class altogether. Yun na nga. So hindi mo naman din masabi na kapag may bagyo, pwedeng mag-online yung mga bata because hindi mo alam lahat yung karamihan sa mga naapektuhan ng bagyo, di ba? Nag-evacuate, binabaha yung bahay nila. Saka lastly, yung mga public schools natin, karamihan sa kanila, mas lalo na sa provinces, yung mga gawa sa mga yung mga partition na wood lang, walang insulation yan. So, pag nagkaroon ng heat wave, kawawa, mga bata, you only have one or two electric fans there. That will not, that is not sufficient enough. Exactly. Plus, kahit na either bagyo o so sobrang init, kapag nag-online ka, online class ka, alternative, anong tawag doon? Yung alternative learning mode nila, ang problema dyan, walang internet din yung karamihan, walang access to internet. So, upgrade facilities. Yun. So, speaking of internet, okay, wag basta-basta ha, mag-add to cart na nakikita natin gamot sa internet. Scammers are also using artificial intelligence o AI to create fake videos of well-known doctors promoting shady medical products online para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal Francis Orsio. Nakabili ka na ba ng health products online dahil pre-promote ng isang doktor? Sure ka bang legit yan? Sa lumalawa kasing gamit ng artificial intelligence, nagagamit na rin yan para mambudol. Para sa may sakit sa puso, uminom nitong CoQ10 with selenium. May napansin ba kayo? Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila tungkol sa topical cream na ito. For dito, hindi ba parang may kakaiba sa pananalita ni Doc? Kung hindi bubusisiin ang video, mukhang simpleng pag-promote lang naman ni Doc ng mga gamot. Pero ang hindi alam ng iba, fake pala yan. Isa si Dr. Dex Makalintal sa mga content creator health professionals na nagagamit na ang mukha at boses sa false advertisement sa tulong ng artificial intelligence. Ang nakakabahala pa rito, marami ang nabibiktima at nahuhulog sa patibong ng mga scammers. May mga followers akong nag-o-order. Tapos siya tanong ako, kailan po darating yung order ko? Sabi, anong order? Ang sister raw ng mga scammer, binablock ang mga content creators para hindi makita ang kanilang budol advertisement. Kaya si Doc, sa tatay niya pa ito nalaman. Tinatawag naman na neurogenic cream ang isa sa mga peking pinopromote na mga scammer. Sabi sa video, for pain reliever daw yan. Ang isa pang gamot ay tinatawag namang CoQ10 with selenium. Pero paglilinaw ni Doc Dex, wala siyang ini-endorsong ganyang mga gamot. Pangamba niya tuloy ngayon, baka magamit pa ang kanyang mukha at boses sa tulong ng AI sa iba pang mga bagay tulad ng eleksyon. Mahigit 1 million pa naman ang followers niya sa social media. And another problem is, kung makikita mo, kung ako ginamit dito, baka sa susunod, ano bang susunod na event sa Pilipinas? Eleksyon.
paano kong gamitin ang mukha ko na sinasabi, ini-endorso ko itong kandidatong to. Hindi patukoy ni Doc Dex kung sino ang nasa likod ng paggawa ng peking ad. Pero aminado ang Scamwatch Pilipinas co-founder na si Giselle De Guzman na kulang ang mga batas at regulasyon sa Pilipinas sa paggamit ng AI. Kaya nagagamit ito sa mga krimen. Payo niya sa mga madalas mag-avail na mga produkto at serbisyo online. Ito yung pinaka-importante magduda. Hindi lahat ng nakikita nyo, totoo, kailangan maging mapanuri talaga yung mga kababayan natin at i-report nila kung hindi totoo. Una na rin nagbabala ang Food and Drug Administration na mag-ingat ang publiko at maging mapanuri sa mga binibiling gamot online. Sabi nila dati, to see is to believe. Pero sa panahon ngayon ng AI, mas mabuti nang mag-think before you click. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Ito ba, bilis lang ha, di ba? Hindi pa tayo lalayo. Si Angel, tsaka isang doctor dyan namin na gamit to promote, I think it's spirulina, sa dating show natin. They used my video interviewing the doctor. Tapos, ang scary kasi, although ganda, alam mong it's not really kasi my voice, hindi pero may alam mong may sink yung bibig ko. Tapos parang may konting tono ng voice ko. Yung tono nandun, tapos na parang naka-deepfake ng... Yung bibig, diba? Tsaka ano guys, may mga apps ngayon kung alam nyo, salo na sa iOS. Pag all you have to do is type the conversation, tapos itatranslate into a voice. Tapos all you have to do is capture yung voice ng tao, nakukuha yung voice ng tao, ano yung tinype mong gustong sabihin, sasabihin niya sa app. Diba? Ang scary. Kaya talaga kailangan mo talaga iimbestigahan mo. Diba? Totoo bang ito ba yung nilalabas? Doc Willie Ong. Mm-hmm, madami diba? Din ganyan. Ang dami pala niyang in-endorse. Actually, marami mga artista din, diba? Are coming up with statements and saying na, excuse me, hindi po kami nag-endorse ng ganitong product. So, mag-ingat kayo. Talagang mag-ingat. Suriin ang mabuti. Lalo na kung yan ay ipapasok natin sa katawan natin. Eh, diba? Diba? Basta ikaw, hindi ka deepfake ka ba? Bakit? Tinignan ko lang kung ano, hindi ka AI. Hindi po AI yan kasama ko, ha? Totoo siya. Kinukurot-kurot ko ba? Okay, coming up! An investigation shows that the violent taekwondo sparring session in Bulacan was not intentional. And authorities intensified the manhunt against Pastor Apollo Kibuloy, who is now a wanted fugitive. We are just getting started. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News.
Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Pasensya na, umuwi pa siya. Sarap eh. Alam mo, pag kilala mo kami ng maayos, alam namin yan dahil si Angel ang lalaki. Hala? Ano sa relasyon namin. Bakit? Kumain siya parang construction worker. Grabe siya. Naalala ko nung na-meet siya ng daddy ko nung una. Wow! Grabe. O, sinisipa pa ako, pare. Bakit naglalaglagan tayo dito? Mother Earth, ang akin na butihing mother-in-law, alam niya yung katotohanan. Si Mama. Oh, si Mama. Ikaw kakampihan nun eh. Of course. Mahilig si Mama sa gwapo. Ay, may na naman tayo. Baguhin na natin tong usapan na to. Pag-usapan na po natin yung mahalagang balita. Opo ha. Sige po, go ahead. Whew. Arriving at number 7 is NAIA. Travelers going to the airport's Terminal 3 will experience more power interruptions until May 28. The Manila International Airport Authority said this is part of their preventive maintenance of the terminal. The power shutdowns will affect Terminal 3's open and multi-level parking, substations in the south and north concourses, and the main substation. MIAA assured travelers that standby generators would be available and flights are not going to be affected. However, they should expect reduced air conditioning supply and malfunctioning escalators. Setting our expectations na. Okay, hayaan nyo na. Kumbaga parang konting tease na lang and tingnan natin yung magagawa nga nung renovation dito sa NAIA. Okay. Di ba by San Miguel? Yeah. To tell us more about this, we have BIAB Public Affairs OIC Maria Consuelo Bungang. Opo. Good morning. Yes, good morning Angela and Angelo. All right. Thank you for joining us. Bakit po hanggang May 28 yung gagawin pong maintenance doon po sa NAIA? Hindi po ba kayang mas mapabilis po yung power maintenance po sa NAIA Terminal 3? Yeah, it has to be scheduled kasi after the last flight. So, we have very limited working hours, a maximum of 3 hours because we don't want to do the maintenance activities during scheduled flight. So, kaya nagtagal siya ng 2 months because we have limited hours to do the maintenance activities. Okay, and because of the extreme heat, travelers will surely complain about the air conditioning, no? Kasi medyo expected, like 40 to 43, especially sa metro, ang magiging heat index natin. Mm-hmm. Now, are air conditioning ready for this po? Kaya po ba ng labanan ng temperature? Yes, actually, Angelo, no, the repair or the maintenance that would affect our chilling power. Mm-hmm. This is the one that supplies cool air to the terminal. So it will be done also during after the last flight, no? Okay. Until around 3 o'clock in the morning. But only for I saw the schedule. Mm. The maximum duration that it will take is around 10 minutes because it's not actually the entire substation that's going to be repaired. It's only components of the circuit breaker. So, madali lang yung trabaho. Hindi siya talaga yung what we envision to be a really big work that's going to be done. So, ano naman siya, this has been carefully planned and the stakeholders were all informed about these activities. We just had to put in the media advisory yung expected reduce no coolness inside the terminal because it's only anticipating, you know, if ever it's going to happen, at least we know, no, that passengers are ready for it. But in the event that it happens, we have water fans, no, that we deploy all over the terminal, especially at those areas where passengers are really, you know, there's a big number of passengers. So this is to ensure that we do not encounter any problems as far as, you know, passengers fainting due to extreme heat.
Yes, but just... Last time regarding that. But just to clarify lang po, no? So yung binanggit nyo pong sa maintenance na ito is to specific components. Hindi po ba maapektuhan daw ang mga flight schedules? Kasi madaming natatakot mm-hmm. na since power ang pinag-uusapan, baka like nangyari po before, yung may sa control delays, tower, so... nagkaroon ng delay sa computer systems, nagka-delays. Hindi po ba maapektuhan yon? Ay, hindi po, sir. Okay. Kasi po, yun pong gagawing maintenance activity. This will not affect all critical systems that okay. are used to process passengers and flights. Mm-hmm. So we assure the public that check-in counters will be working, immigration counters mm-hmm. will be working, x-rays will be working, baggage handling systems will be working. Because yun pong critical systems na yun, in-isolate po natin yon, and as I said earlier, the extent of the repair or the maintenance is going to be done is yung components lang po, small components lang of circuit breakers in different substations across terminal fleet, and the works will be done after the last flight to okay. ensure that no passenger okay, or no, the extent of the inconvenience will not be. Okay, I have one last question po sa inyo. Just to clarify lang po, ito po bang power maintenance na gagawin dito until May 28? Is part na po ba siya nung privatization process ng NAIA? I know, ma'am. Actually, this is part of the... If you remember last year, we announced it's going to be an electrical systems upgrade for the entire terminal, so the four terminals. So this is part of the upgrade. Mm-hmm. We've had a series of maintenance activities also, if you remember, sometimes November last year until December. So this is actually still part of it. No? Slowly, mm-hmm. we're heading towards the completion of the entire thing. All right. Do you have any? No. Go. All right. Thank you so much for your time. That is MIAA Public Affairs Department OIC, Maria Consuelo Bunga. Thank you. Thank you so much. Let's move on to the next. Sizzling on our sixth spot. No price cuts are expected for rice at least in the next 2 months. Agriculture Secretary Francisco Laurel Chu says India's importation ban continues to pull up rice prices. He adds that the prices of palay remain high among traders. Chu, however, sees improvement in the country's rice production this harvest season. Prices of rice currently range from 49 to 60 pesos per kilo in markets. Nako, alam rice, naman rice, natin. Rice. Oo, rice. Hindi. Tsaka alam naman natin yung mga rice producing areas like Cagayan, mm-hmm. Nueva Ecija, Pangasinan, Negros Occidental. Iyan yung talagang affected din ng El Nino phenomenon natin. So, and you have to remember, di ba, let's say patapos na nga ang El Nino, but we're going to transition now into a possible La Nina, which is an over may magkakaroon ng excess ng rain which can drown the crops. Mm-hmm. So tapos eh 'di ba, alam na natin na yun, meron tayong El Nino phenomenon that affects our agricultural department. Aside from that, yung mga pag-increase ng presyo ng fertilizers, tapos yung export ban sa India, isa pa yan, yan ang iba pang mga factors eh, na kaya nagkakaroon ng taas ng presyo ng mga bigas. But at the same time, kailangan din kasi kumita ng mga farmers natin. Exactly. So we understand naman na you cannot cut and slash the prices. Everyone has to do their part. So what else can you do? Diba? Mag-i-import ka na naman. Hindi naman pwede hindi tayo kumain ng rice kasi mahal ang ulam. Exactly. Diba? So... Nako. Sige. Moving on to our next story for today. Entering our top 5 are barrier-less tollways. This is the plan for major expressways by around November to lessen heavy traffic. Now, Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo revealed this information from toll operators. He said toll operators want to avoid the Carmageddon scenario during Holy Week holidays. Toll fee collections will be made through their respective RFID systems, but this will be done with no barriers at the entry and exit points. Ang problema kasi tayo na experience natin yan, no? I know, alam mo na sabihin mo. May naalala ko eh kasi meron naman tayong sticker sa harap, mm-hmm. 'di ba? Ang madami tayo sa lane, may lane kasi doon na
para sa may mga sticker na hindi gumagana. Minsan gumagana yung sticker, minsan hindi. Minsan pa, pag nagsascan sa sticker na experience natin, no, ewan ko kung na-experience ng iba to, yung load na nakalagay sa'yo, iba nagre-reflect. Mm-mm. Minsan lumalaki ng husto. Minsan mas maliit. Wala. Diba? Minsan mm-hmm. hindi gumagana sticker. So, kailangan gagamitin mo yung card. Mm-hmm. Eh, ang dapat ayusin is bakit hindi lahat ng stickers mabasa? Yung pala, nung una kasing in-install yan at ini-install daw sa init, nagwa-warp daw ang certain parts ng sticker. So, hindi mabasa ng computer. Hindi mabasa na maayos. There's a way daw of putting the sticker properly na para hindi ma-damage. Kaya nga sinasabi nga nila, di ba, sige, okay lang naman yung ganyan yung gawin nyo para dire-diretso na, di ba? Pero, ayusin din yung sistema. Ayusin kasi, muna yung system. Kasi di ba, minsan, tayo din, naging naranasan natin, na experience natin, yung nag-load tayo. Tapos, pagdating dun, walang laman yung card natin, pero nakapag-load naman tayo. So, yun yung mga problema. Nung chinek natin sa side natin, meron naman. Pero sa system nila, hindi mabasa. Oh well. Anyway, before we move on to our top news, let's talk more about the impact of the scorching heat of the sun. The Bureau of Jail Management and Penology, or BJMP, reported that 600 inmates around Metro Manila jails are developing scabies and boils due to extreme heat. Mm-hmm. Now, to talk more about the inmates' condition, we have Jail Chief Inspector Henry Fabro on the line with us. Good morning and welcome to Brunch. Ay, no, wala yung ating kakausapin. Nasira ng init yung linya. Oh. But yun nga kasi we have to check that natin as well. Kasi nga, congested doon, overcrowded, oh. Tapos napaka-init, wala namang proper ventilation din doon. So, we need to check also kung ano ba nangyayari doon. Tsaka diba, if you visit the jail, yung mga preso doon, rotational, sino ang upo, sino ang higa at matutulog. Mm-hmm. Kawawa naman din, nagpapalitan sila ng positions, di ba? And more than 500 to 800% daw ang increase ng over the required population yung mga prisons natin. Mga iba, may 800 pero kaya lang pala 200. Mm-hmm. Diba? Kaya di ba, for the longest time during the pandemic, isa rin yan sa mga binabantayan natin kung ilan ba yung nagka-COVID doon. Kasi alam natin, kapag may isa lang magkaroon ng COVID doon, hawaan na talaga yun. Pero ito, balikan natin si Jail Chief Inspector Henry Fabro sa ating linya. Good morning po. Welcome to Brunch. Hi, good morning po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, Angela, Angelo. Mm-mm. It's good to have you on the show. Ano na po ang current situation ngayon ng mga inmates sa Metro Manila Jails? Ay, sa kasulukuyan po, ang situation natin ay ang pag-aaniwang problema po natin sa congestion rate ng mga jails po natin na kasulukuyan ginagawin po ng paraan sa pamumuno ng ating BJMP. Meron po tayong mga pinapagawang mga bagong guild na mas malaki at appropriate po sa number ng ating mga PDF. Mm-hmm. And kamusta na po ang bilang ng mga nahahawa ng boils at scabies among other sicknesses po? Ano po ang mga common din na nakikita niyong mga sakit sa mga jail system, sa mga jail inmates natin? Yes, Angelo. Yung sa scabies natin, meron tayong 93 na naitala at ang boils naman ay meron tayong 263 na naitala, Angelo. Mm-hmm. Ah, okay. Malaki-laki na rin po yun. And how are we treating them po? Paano po natin na sila na papangalagaan? I mean, just to make sure po na hindi kakalat, di ba? Yes, yes. Yes, Angela. Sa kaso ng mga SKB, meron po tayong mga programang ginawa sa katunayan simula pa po noong September hanggang November sa pangunguna po ng aming BJMP na si Deputy Superintendent Robert Rivera at ang aming pong NCR Regional Director Chief Superintendent si Prato Tangeres. Mm-hmm. Ito po ay paggagamot po sa lahat ng ating mga jail. Mm-hmm. Pumunta po ang Regional Health Service sa tulong po ng International Committee on the Red Cross or ITRC together with the Philippine Dermatological Society. Ang ginawa po namin ay nag-jail to jail. Okay. At pinreach po namin lapat nung ating mga PDF. Kasi po sa kaso ng scabies, hindi po uubra or pwede kung sino lang yung may scabies ang gagamutin.
Oo. Kailangan po lahat po ng tao. Preventive measure na rin. Yes po, yes po. Invite po namin lahat ng mga PBL sa loob ng jail. Tapos po, ang ginawa namin, naglinis po kami kasabay nung pag-treat namin ng mga naturang mga PBL po. Sa tulong nga po ng Philippine Dermatological Society. Ayun. Ano yung isa ginagawa nyo po ngayon, no, at saka plano nyo, ano po yung mga challenges na nakikita nyo na prevents you from resolving this issue? Baka kasi alam ko, gusto nyo po na sana hindi na maulit to ulit. But given yung current situation ng congestion nyo, ano po ang mga iba pang challenges? So, anong possibilities? Yes, Angelo, gusto paano namin nga na hindi na maulit itong mga ganitong problema. Subalit ang pangunahing sanhi po nito ay talagang ang pagsobrang pagdikit-dikit po ng ating mga PDL sa ating mga jail. Ang nakikita po namin pwedeng solusyon dyan ay magkaroon po ng mga facility ang aming ahensya na mas malaki o mas angkop sa dami ng aming mga kliyente ng mga PDL po. I'd like to clarify lang with regard to that kasi sabi ni Chief na dikit-dikit nga sila. Ano po ang congestion rate natin ngayon sa mga jail natin? Yes po. Ang congestion rate po natin, yung pong pinakamababang congestion rate po natin sa isang jail ay -37%. Mm-hmm. Meron po kami pinakamataas naman ay 737% naman po. Wow. Mataas pala yun, Chief, no? Oo, mataas-taas. Yun, but... yun po yung range. Okay, yun yung range niya. Uh-oh. I was wondering, you mentioned earlier po, ano, Chief Inspector, na you're working closely with dermatologist, no? Para nga po... Philippine Dermatological Society. Philippine Dermatological Societies. And how about LGUs po? Kasama rin niyo po ba sila in doing these preventive measures? Yes po, kami po ay nakikipagtulungan din sa kanila at may mga programa din po ang ating mga LGUs sa tulong din po ng ating Department of Health National Capital Region. Mm-hmm. May mga programa po sila, hindi lamang sa mga sakit na yung summer time, kundi sa mga iba't iba pa pong sakit. Oo, kasi may high blood pa, may diba kung anong-ano possible. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Jail Chief Inspector Henry Fabro. Jail Management, BJM, PRONCR. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Okay, tuloy-tuloy na natin yan. Switch gears. Mm-hmm. Switch gears. On our fourth spot, the Supreme Court affirms the validity of the presidential amnesty granted to former Senator Antonio Trillanes IV. In 2010, late former President Noynoy Aquino gave amnesty for mutineers involved in the Oakwood and Manila Peninsula siege. In 2018, former President Rodrigo Duterte revoked the amnesty of Trillanes, one of his most vocal critics. But the SC says the revocation of Trillanes' amnesty was unconstitutional, as it was not concurred in by Congress. It adds that the revocation without prior notice violated the former senator's constitutional rights to due process. Yun, so yung move ni former President Duterte was unconstitutional in revoking. If you can remember, di ba, pumunta yung mga arresting officers kay Senator Trillanes. They even na-feature pa nga sa TV yun. Mm-mm. They were reading him his rights. When na-revoke yung amnesty niya. Kasi if I'm not mistaken, kasama yan dun sa, remember, kasi parang it was quietly done by the Supreme Court, yung GCTA, yung conduct time allowance, na yung ibang mga tao nagalit din because isa sa mga mapapakawalan, supposedly, is si Sanchez. Yes. What's his Mayor name? Former Mayor Sanchez. Former Mayor Sanchez, di ba? Tapos yung ibang mga, ano, kaya yung sa time ni former Rodrigo Duterte, pinarevoke na yan. Mm-hmm. So, di ba, yung mga balik returnees ang tawag nila, di ba, pinatawag sila ulit. Talagang ang daming mga nagalit nga sabi nila na yung mga victims, yung mga ano na, bakit sila palalayan, etc. Pero yung Trillanes naman was not sa good conduct, eh. Sa amnesty ni Pinoy yun. Oh, yeah. Yung sa heinous crime. Yung reverse niya. Because of yung Oakwood
And Peninsula Seas. Yes, of course, of course. Rebellion, di ba? Inano ko lang yan kasi magkasama yan sila sa usapin. Yes. Pero, ang ngayon... Wala mo lang ako sinabing hindi. Hindi. Ayan na po ang ugat. Ayan na ang ugat. Ibig ko sabihin, ano na kayang gagawin ni ano... Ako, may good contact time allowance. Wala. Anong gagawin ni Senator Trillia, former Senator Trillia? Now that the court has says unconstitutional ang ginawa sa kanya. Oo, magdedemanda ba siya? Di ba? Ano bang... I don't know. Let's see. Abangan ang susunod na kabanata. Pero ito, malalaman nyo na kung ano ang next story natin for today. For our top three, a follow-up on the violent Taekwondo sparring incident. The school in Bulacan, where the incident took place, says it was all an accident. Now, here's the report. The young Taekwondo Jin in Bulacan was hurt accidentally. That's according to the investigation of Jesus is Lord College's foundation. Amy, a 17-year-old yellow belter, suffered injuries during a sparring session against a more experienced opponent. The school says the coach was heard telling the students to avoid any injury. It adds that Jamie eventually slipped, causing the other students to accidentally strike her face. It also denied the claims that her coach planned to hurt the student out of jealousy. Jamie's mother earlier said that the coach was unhappy over his unsuccessful romantic advances with her student. In Wanted sa Radyo, it was revealed that the victim's family has been receiving threats. Sabi po ng mga kapitbahay namin na may nag-iikot-ikot po nakamotor. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin ho kayo. Dapat lipat na po kayo. Hindi na po. Sige, ano good. Sige, isisecure po namin kayo. Thank you po, we will make Senator. Jamie's mother called for justice for her daughter. Yung katotohanan lang po. Anak, tulad ng sinasabi ko araw-araw, mahal na mahal kita. Sa inyo ko ibibigay yung buhay ko. Para sa inyo lahat ito. Para sa justisya na ginawa sa'yo. Para malaman mo yung katotohanan sa lahat ng nangyari sa'yo. Sana gumaling ka na. Jamie, pagaling ka. Pagaling ka at we'll be behind your family 101%. The Philippine Taekwondo Association is also conducting a probe. It vows to impose sanctions on the coach, including suspensions from service, if lapses were proven. The Philippine Sports Commission, meanwhile, says they will work to ensure the safety of the student athletes. Ako, hindi ako taekwondo expert, pero kita ko naman parang feeling ko talaga parang nasadyaan siya. Ako bilang isang magulang. Alam ko lang is based on yung, even yung mga students who have no interest naman, yung mga friends pa ng girl, they said na nung umiwas yung girl sa isang kick, na padula siya ng ganun. So, nung nag-follow-up kick yung black belter... Hindi nire-diretso niya, no, dapat he stopped it. Nung nag-follow-up kick yung black belter, which was supposed to hit the pad, kasi may pad siya, yung marker kung saan ano, ang dumikit yung mukha kasi bumaba yung girl. Diba? Tapos, pero still, dinire-diretso niya eh. Siya yung mas may alam doon, mas professional siya doon. I'm not siding. Of course, we condone any form. So, parang sinasabi ko lang, I hope this gets resolved na fair sa lahat. Kasi ang titignan nila dito is maybe in the future, maybe there's a better way to practice para hindi masasaktan if hindi sinadya. We're not saying sinadya or we don't know sila mag-resolve niyan. But we have to have a better way for our student-athletes to practice. Ikaw, alam mo yung ginagawa mo. Makita mo nakatumbal na doon at 'di ba? Hindi na niya alam. Nakita mo naman yung video, nung tumumba diba? Naman hindi naman sinipa na. Pero it really happens sa mga martial arts practices that they pit a lower belt against a higher belt para ma-train. It's pero just, wag mong bubugbugin. Sorry. Hindi totoo, 'di ba? Oo, wag bubugbugin. Ang question lang dito is yung strength ng sipa ng black belter. Ayan kung talagang tinodo niya. But in fairness naman, they really pit two belts like that together in different weight classes. Para yung lower belts, mahasa ka agad. Yun lang nga, something bad. Ito, huwag mong bugbugin, yun ang sa akin. Diba? Huwag mong bugbugin. Yun nga, huwag mong bugbugin. Bakit ako nabubugbog? Hindi kita binubugbog. This is not bugbog yet. Binubugbog mo ako ng This is not bugbog yet. Binubugbog mo ako ng pag-ibig. Oh, go na! Don't go away because we're not done yet. May dalawa pa tayo. Stay with us.
Welcome back. You're still watching Brunch here on One News, and Angel is once again chewing food. Bakit? That's why no, there's wala. Food here. I'm just, eat. I'm display mo I'm lang just yan. Annotating what is happening. As a journalist, I am annotating that she chewed her food already. Hi. Sarap eh. Good morning pala kay Vladimir Ponce de Leon Jr. Oh, tama daw ako. Si Mother Earth daw ay mahilig sa mga pogi. Sige, opinion mo yan eh. Ikaw. Hindi ko sinabi ako. Ah? Sinabi ko may taste si Mother Earth. Magandang taste. Diba? Sige. Pero gusto ko lang ulit pasalamatan si Marjorie Tan, yes. Buddha's Belly for and this food. Sugar Rock for all these sweet treats. Oo, galing. Oo, diba sa ano? Ha? Galing yan kay Sofia Andrea Baldonado. Yun. Masarap ha, kinain ko kanina yung coffee bun. Intern natin. Oo, coffee bun nila kinain ko kanina, masarap. Of course, Buddha's Belly, every week na yan, alam natin masarap yan. Nako, ito na. I'm sure nakaabang na yung mga viewers natin kung ano ba yung top 2 at saka top 1 natin. Alright, let's move on. On our second spot, at least 3 Filipinos were hurt from the magnitude 7.2 earthquake in Taiwan. The Migrant Workers Department says one of them suffered head injury. 2 of them have been released from the hospital. According to the DMW, they will receive financial assistance. They may also undergo physical, psychosocial counseling. The earthquake on Wednesday has killed 9 people and injured over 1,000. Of course, we were talking yesterday na may missing pa, di ba? Missing dahil nga nag-collapse. Napossibly buhay pa daw. Ang nakita ko talagang naka-antig din yung puso ko. Nung time na nag-earthquake, may pinakita sila yesterday na yung mga nurses sa hospital affected nga nung lindol. They were trying to save talaga and secure the babies. Yes. Di ba? In the nursery room na talagang nilagay nila lahat ng mga babies sa gitna. To make sure na safe yung mga babies. Of course, our prayers will always go to people of Taiwan, not only sa mga Pinoy, but lahat, sa kanilang lahat. Mm-mm. Alright, ano ba ang ating top 1 for today? Remaining in the top spot is the search for Pastor Apollo Quiboloy. Authorities have intensified for their manhunt operation against a controversial pastor as he still refuses to surrender. Here's the report. Pastor Apollo Quiboloy's personal assistants Jacqueline Roy and Ingrid Canada have surrendered to NDI Davao yesterday. They were among the subjects of the arrest warrant issued by the court for child abuse. The two followed the 3 other subjects who surrendered first to authorities, namely Crescente Canada, Pauline Canada, and Sylvia Simanias. They all posted bail of 80,000 pesos. Amid this development, their Pastor Quiboloy is still at large. Authorities are now officially declaring Quiboloy as a fugitive after the NBI and Davao City Police failed to serve him the arrest warrants issued by the court. Aside from child abuse, Quiboloy is also facing sexual abuse charge. While Quiboloy is hiding, his lawyers face the authorities when they visited the religious leader's properties in Davao City. NBI is confident that Quiboloy is still in Davao City. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Davao. But this warrant of arrest is unexpected, no? Siguro ang paglabas nito kahapon, kami yung first na nakakuha. And alam na rin nila. And we surmise na siguro si Pastor nandito pa. The Bureau of Immigration also confirmed that Quiboloy has not left the country. However, the Philippine National Police believes there's a possibility that Quiboloy is not in Davao anymore. Since he was not located within the area po of Davao, then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Quiboloy. PNP also warned those who are cuddling Quiboloy that they will face punishment. Despite Quiboloy's refusal to resurface from hiding, authorities are optimistic that the embattled pastor will eventually surrender. Since alam na rin namin na meron siyang contempt warrant sa Senado and sa Congress, once na mahuli natin si Pastor Quiboloy, automatic, kasi bailable man to dito, he will be turned over to Manila. But as of now, authorities have intensified their manhunt operations against the self-proclaimed Son of God. For News 5, Jenny Dongon, We Are One News.
To get more information about this, we have News 5 correspondent Bril Montalvo joining us live from Davao City. Bril, kamusta na manhunt operations laban kay Kibuloy so far? Bril? Sayang din natin makausap si Bril, di niya tayo naririnig. But yun nga kasi we would like to get update. Yes. Diba, dito sa nangyayari, there's a possibility na wala na siya sa Davao. Davao, na nasa... Pero authorities said, nakita nila may mga, ando doon pa yung helicopter. May kanya-kanya nga conspiracy theories eh. Kotse. Baka daw underground. You don't know. Kasi naalala mo, meron siya mga pa-riddle, pahula. Yes, yung time na nagdedebate pa sa Senate. Hulaan niyo kung nasaan ako. May reward siya, di ba? Kung mahula mo daw. Tapos, I was wondering nga, kasi yesterday, nung nag-sit-in ako sa Afternoon Delight, nakausap namin si Bril, tinanong ko kung yung mga members ng church nila ay paano nakikinig ng mga aral, di ba? May ganyan sila eh, di ba? Yeah. Yung samba nila, nakikinig sila. Usually, live yan, or pumupunta sila doon sa place of worship nila. Pero, nung nagkaroon ng mga issue sa Senate noon, via ano na lang sila Zoom, 'di ba? Zoom or basta yung mga social media platform. Mm-hmm. So kung ngayon ba ganun pa din, mga tape na lang ba yung pinapanood nila? Yeah. 'Yun ang hindi natin alam. Ayun. So kaya nga may ano ngayon sa internet, 'di ba? Finding the pastor. Hindi finding. May mga parang Finding Waldo, hanapin mo sa may mga games ngayon sa online na saan ba siya ngayon. Hi. So hindi lang naka-focus ngayon sa Davao ang kanilang manhunt operation. Kasi there's possibility he's out of there na. Okay, nako! I'd like to share a quote na para sa mga tracker team natin. Remember, the greatest failure is to fail to try. Ayun! So keep on looking. And thank you sa sponsors natin. Buti na lang, rinimind ng konsensya ko. Ako Buddha's muna. Belly. Buddha's Belly para sa ating Chinese food here for today. Thank you so much, Buddha's Belly and Marjorie Tan. And Sugar Roca for all these wonderful baked goodies na nasa harapan ko. Sugar Roca. For more information, check nyo na lang po sa Facebook at saka Instagram, sugarroca.ph. Sugar Roca pala. Yung kanila. I tapos ito, Buddha's Belly naman sa Facebook. Visit them. Mm-mm. Check them out. Alright, and that wraps up today's episode of Brunch. Join us again on Monday. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. Happy Friday to all our viewers. We are One News. Kain ka na. All sides, all the time.